Mga kasambuhay, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ginugunita po natin ngayon ang anibersaryo ng aparisyon ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Fatima sa tatlong batang pastol na sina Lucia dos Santos at ang kanyang magkapatid na pinsan na sina Jacinta at Francisco Marto. Ayon sa tatlong bata, mahigit sa 5 beses na pinagpakitaan sila ng mahal na ina sa pagitan ng Mayo at Oktubre 1917. Sa salaysay ni Lucia, nakita niya ang isang babae na mas maliwanag pa kaysa sa araw. Paanyaya po ng ating mahal na ina na magbalik loob sa Diyos at magdasal ng banal na rosaryo araw-araw. Nagkaroon din po ng himala ng araw na nasaksihan ng tinatayang 70,000 mga katao. Iba-iba ang pagsasalarawan ng mga nakasaksi. May nagsabing nag-iiba ang kulay ng araw at umiikot na parang gulong. Samantala, ayon sa ilan, nakita nila na sumasayaw ito. Inihabilin rin ng mahal na ina sa mga bata ang tatlong sikreto na ngayon ay tinaguriang tatlong lihim ng Fatima. Hinggil ito sa impyerno, sa una at ikalawang digmaang pandaigdig at sa pag-uusig sa mga Kristiyano. Bilang pasasalamat ni Juan Pablo sa mahal na ina sa pagliligtas nito sa kanya noong 1981, sinasabing ang bala na ginamit sa assassination attempt sa kanya ay ikinabit sa korona ng Birhen. Namatay po si Jacinta at Francisco sa murang edad dahil sa komplikasyon dulot ng Spanish flu pandemic noong 1916 at 1917. Samantalang ginugol naman ni Lucia ang kanyang buhay sa pagiging madre ng Carmelite Order hanggang sa kanyang kamatayan noong 2005. Sa 100th taong anibersaryo ng aparisyon ng Mahal na Birhen ng Fatima taong 2017, idineklara ni Pope Francis ang magkapatid na si Jacinta at Francisco bilang santa at santo. Si Lucia naman ay idineklara ng simbahan bilang servant of God. Sa debosyon natin kay Maria bilang ina at wala ng simbahan, hindi ho natin siya sinasamba sapagkat tanging Diyos lamang ang sinasamba natin. Sa halip, pinagpipitaganan natin si Maria at ipinapahayag ang matinding pag-ibig sa kadahilanan na ganap niyang naisakatuparan ang natatanging bukasyon ipinagkaloob sa kanya ng Diyos bilang ina ng Diyos na kasangkot sa misteryo at misyon ng kanyang anak na si Jesus. Ang tunay na kabanalang makamaria ay tuwirang pagtungo kay Kristo at sa banal na Santatlo. Kaya naman ang pagkilala ng simbahan sa mga mensahe at mga himala ni Maria tulad ng sa Fatima o kaya sa Lourdes sa France ay isang paanyaya na ituring ang mga pagpapakitang ito bilang isang tanda, hindi ho isang katibayan. Wala hong bagong pahayag ang ating mahal na ina, kundi isang panibagong tawag lamang para sa Ebanghelyo, ang pagbabagong loob, karukaan ng Espiritu, at pagtitiwala sa Diyos. Sa anibersaryo ng aparisyon ng Fatima, magkakaroon po ng misa ng pagtatalaga at paghahabilin sa ilalim ng kalinga ng mahal na ina para sa kaligtasan ng lahat sa COVID-19 pandemic. Bukod ho sa Pilipinas, napakaraming bansa na ang inihabilin kay Maria. Matatandaan noong 2013, taon ng pananampalataya, nagkaroon rin ng pagtatalaga ng bansa sa kalinis-linis ang puso ni Maria. Patunoy lamang ito na ang Pilipinas ay pueblo amante de Maria o bayang sumisinta kay Maria na tanging sanggalan ay ang matibay na pananampalataya at ang pangdarasal ng banal na rosaryo. Ito po ang katesismo ukol sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Fatima. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel. Pagpalain kayong lahat.